channel. Thank you for all. So today we go to a new mama and my passport. Okay, so mga kabayan, me and my big boy, mag-renew kami ng passport bukas. So tuturuan namin kayo kung paano mag-renew ng passport kung nandito kayo sa Amerika. So ginawa ko, nag-research ako kung saan ang malapit na Philippine consulate. So dahil from Oklahoma kami, so ang pinakamalapit is Houston. So from Oklahoma, we travel here in Houston. So nag-gather, una, nagagawin ninyo is mag-book kayo ng appointment. So pag na-book kayo, bibigyan kayo ng appointment slip. So na-print out ko na. So ito na yung print out. So gumawa ako ng list ng requirements nila para makumpleto ko. So ganito ginawa ko. Pag kumpleto, check, check, check. Okay, so babasahin ko lang to. Meron dito na hindi kasama sa requirements nila pero sinama ko na lang din in case na kailangan nila dahil malayo ang pinanggalingan namin. So, kung may kasama kayong minor na anak, gaya ko, so nagpa-appoint ako, so one appointment lang, so from me at saka sa anak ko. So from adult, so ito yung print, ito yung requirements ko. So print out yung appointment slip, check. Application form, check. Passport photocopy with original. Big boy, help me. Check. Self stamp address envelope. So mamaya i-discuss ko kung paano niyo po gawin yung self stamp envelope, okay? So, check. Green card, meron na rin ako dito, original and photocopy. Check. Saka $60 na pambayad sa renew passport. So, kailangan cash, sabi nila. Hindi daw pwede ang debit saka credit card. So, ito na lang yung sinama ko kasi hindi ko alam kung just in case mag-ask pa sila ng additional paper. So, birth certificate, marriage certificate, yung social security number ko, sinama ko na lang din dito. So, sa anak ko naman, so ginawa ko sa print out appointment, dahil same kami ng schedule, isa lang ang schedule, naka-print out na rin, application form, na-fill upan ko na, so passport and photocopy. So, dahil ang anak ko ay dual citizen, so photocopy ko na lang both, yung Philippine and the US passport. And then birth certificate dahil pinanganak siya sa Medina, so dalawang birth certificate from US and Saudi Arabia, saka yung social security niya and of course the $60. Okay, so sineparate ko na lang para mabilis na lang kami bukas. So ito yung para sa akin, this side, and ito yung sa anak ko, this side. Tapos, yung dahil kailangan ng original, so all the original, etong side na to. So, dala na namin yan. Original, check. Photocopy, check. Okay, so ngayon, i-discuss ko kung paano kayo mag-avail, makakuha ng self-stamp envelope. Kasi nahirapan ako, pero kailangan talagang find a way. So, pumunta ako sa near postal office sa amin sa Oklahoma, Tulsa, Oklahoma. So, etong envelope na to is free, okay? Mga kabayan, is free. So, kumuha ako ng dalawa, ay naging tatlo pa, pero sige, dalawa. Kasi dalawa kami ng anak ko, dalawang envelope. Tapos, ang babayaran nyo sa postal ay eto, stamp. Okay, so dahil dalawa kami ng anak ko, so dalawang stamp na ganito, saka dalawa nito. And then, kailangan din nila ng tracking number. So dahil dalawa din, so bumili ako ng dalawang tracking number. So bale, ang total... Shahin, they're gonna see you, oh, I'm sorry about that. Mga kabayan, meron tayong commercial. So, total na binayaran ko sa lahat na ito ay magkano bang binayaran natin, Big Boy?
17. So, yan ang total na binayaran ko, 17. Okay, libre po ang envelope, mga kabayan. So, eto, sabi nila, so, pupuha din kayo ng sticker na ganyan. Ganyan siya. So, ang fill upan lang ninyo is 2. So, ilagay ninyo yung address. Meron na akong fill upan dito, pero hindi ko papakita kasi may address na ako. So, eto yung sample na wala pang fill up. Okay? So, dahil ang appointment namin ay bukas na umaga, so, i-update namin kayo ulit kung ano yung kailangan sa loob. Okay? So, bukas, pag natapos kami, i-continue namin ang vlog, and then, since from Oklahoma kami bukas, pupunta kami sa Jollibee. At saka kung meron kayong alam, mga kabayan, na masarap na Filipino restaurant dito sa Houston, Texas, comment down below para mabisita namin at matikman ni Big Boy Ulo. Okay, good night. See you tomorrow. Okay, mga kabayan, say hello to our Jojo and Big Boy. So, ngayon, update namin kayo kung anong nangyari sa renew ng passport namin sa Houston, Texas. So, bad news and good news. Good news, na-renew yung passport ko. So, ibigay ko, i-comment down below ko kung ano yung kailangan, yung requirements lang nila na kailangan para hindi na kayo mahirapan na magdala ng maraming papel na kagaya ko. So, since renew na yung passport ko, so binutasan na nila ganyan. Bubutasan na nila. So, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Hintayin mo na yung bagong passport. So, sa anak ko, unfortunately, hindi nila ni-renew kasi kulang ako ng isang requirements. Kailangan nila ng birth certificate, report of birth certificate since pinanganak siya abroad. So, nag-report of birth certificate ako sa JEDA. So, kailangan dalhin ko na lang yun anytime. Binigyan naman nila ako ng considerate. Sabi nila, anytime na ready na daw yung birth certificate, yung report of birth certificate, punta na lang daw ako anytime doon. So, yung paper, application form, same, gagamitin ko, nagbigay lang sila ng note na no need for for appointment, just go anytime and walk in. So, which is good. Thank you for the Houston Consulate, Philippine Consulate, for giving me consideration for that. So, update ko lang kayong mga kabayan kung ano yung ginawa ko sa priority self-address stamp. So, ganito ang ginawa nila. So, yung 2, so, nilagay ko yung name at saka yung address ko para isend nila sa akin. Tapos, yung tracking number, eto po yung tracking number, nilagay, ganyan nila pinalagay sa akin. And then, yung dalawang stamp na pinakita ko before, hindi na nila ni-require ito. Hindi na daw kailangan. So, eto na lang daw ang kailangan. So, dito ko siya dinikit. Ganyan. Press firmly to seal. So, ganyan. Nilagay ko siya dyan. Ganyan. Then, yung nasa baba ng tracking number, iyon, copy ko daw iyan para matrack ko kung nasaan na yung passport. Anytime, ma-check ko online. Yun ang sabi nila. Okay? So, yun lang ang kailangan nila. So, basically, pag sa adult, ang kailangan lang nila is the photocopy of your passport and the original. And then, one copy of your ID. So, pinakita ko lang yung green card ko. Yung photocopy ng green card at saka yung original ng green card ko. That's it. Wala na silang ibang hanapin pa. And then, sa anak, pagka sa minor na anak, so ang kailangan nila is photocopy ng passport at saka ng original at yung birth certificate, yung report of birth certificate ang kailangan nila as much as possible. And then after that, mabilis lang po ang mag-renew. Pagkadating mo doon, i-check na nila yung requirements mo. And then second step, magbayad ka ng $60, and then third step, which is the last step, picturean kanila, and then that's it.
Ganun lang po kabilis, mga kabayan. So, i-comment down below kung ano yung mga requirements at saka yung sa stamp, paano kayo makagawa. Kung may question kayo, just comment and sasagutin namin ng anak ko ni Big Piulo kung ano yung kailangan nyo pang dapat na kailangan kung mag-renew kayo ng passport. Alam ko kahit saan naman kayo mag-renew ng stay dito sa America, I think same lang ng requirements at same lang din ang processing ng pag-renew ng passport. So, sana nakatulong po ito sa inyo kung mag-renew din kayo ng passport na kagaya ko nandito sa America. And eto pa pala, kung minsan kasi hindi sila sumasagot sa consulate, so ginawa ko, pag may mga tanong ako, nag-i-email ako. So ilagay ko din sa description down below kung ano yung email na sumasagot sila. And then also, kung ano yung mga requirements na kailangan nyo lang nadalhin para hindi na kayo mahirapan. And also, mask is required. Nakalimutan ko, nagdala nung pumunta kami, so yeah, pumunta kayo, mask is required pa rin pag mag-renew ng passport. Okay. Paalam na po muna dito. Say bye na, anak. So, bye! Ko, oh, you say thank you for watching. Oh, you say thank you, Nana. Thank you for watching. Come here, anak, so that will see your face. Say thank you for watching. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. And click the like and bell button. Don't forget to click the like the bell button. So you will be notified on my next video. Updated, okay. On my next video. Good job. Say love you all. Love you all. Okay.